So last Friday, tinalakay po natin yung tinatawag po na diatribe rhetoric ni Apostol Pablo. Now, many of us, we have come to learn na dito po sa talatang 1 hanggang 5, ito po yung tinatawag na diatribe rhetoric. Now, pag sinabi po yung salitang diatribe rhetoric, ang salitang rhetoric, mga kapatid, ay isang estilo ng pananalita. Isang style of speaking. Isang style of speech. Ngayon po, pag dinagdag po yung salitang diatribe, ang ibig sabihin po nito is that may kausap po si Pablo na hindi po pisikal, kundi imaginary. May kalaban po siya sa debate na hindi po tunay na tao, kundi imaginary po ang kanyang kalaban sa debate. So, ang salitang diatribe, parang talinghaga ho yan na may tinutumbok po, bagamat hindi binabanggit yung pangalan, at kahit wala pong kaharap na tao right before them. Kundi sa kanyang pag-iisip, meron siyang kinakalaban, meron siyang dinidebate na tao. Now, ang puntos po ni Pablo kung bakit po siya gumagamit po na tinatawag na diatribe rhetoric, mula po sa talatang 1 hanggang 5 is because meron po siyang gustong ipuntos sa mga Hudyo na hindi magagawa ng kautusan, hindi magagawa ng pagtutuli, hindi magagawa ng mga privileges at ang kasunduan po nila na sagapin po sila mula po sa parusa ng Diyos. Kasi tatandaan po natin, ang mga Hudyo dito po sa Roma ay nag-aakala na porket sila po yung binigyan po ng mga privileges, binigyan po sila ng kasunduan mula po sa kay Abraham, e protektado na pala po sila sa parusa po ng Diyos. Pero sa Biblia, walang protektado po sa Diyos, mapahudyo man o hindi Hudyo, kung nilalabag po ang kautusan. So nais po ibigay po ng linaw ni Pablo po dito sa talatang 17, ngayon, wala po siyang binabanggit po noon, mula po from verse 1 to 5, kung sino po ang tinutukoy po niya dito, wala po siyang binabanggit po na pangalan o tao o lahi. Pero pagdating po dito sa talatang 17, ngayon lang po niya babanggitin kung sino po yung dinidebate po niya na imaginary opponent. Sabi po niya sa talatang 17, sinasabi ninyo na mga Hudyo kayo. Now, one of the key words na makikita po natin dito, number one, is the word Hudyo. Now, maraming mga katanungan na pwede tanungin po ng tao sa atin. Tulad po na ito, paano po ba ibinuo ang Biblia? Pangalawa, ano po bang ibig sabihin ng eschatology? O pangatlo, ano po ba ibig sabihin ng atonement? So maraming mga terms na pwede tanungin po ng tao sa atin in regards po about the Bible. Pero kung tatanungin po tayo ng mga tao, ano po bang ibig sabihin po ng salitang Hudyo? Ano kaya po ang sasabihin po natin? Ang salitang Hudyo, mga kapatid, has different meanings. Unang-una, may Hudyo sa pisikal, may Hudyo sa espiritual, may Hudyo na tumutukoy po sa isang grupo o mamamayan na may kaugnay sa Diyos. So alin po dito ang tamang explanation po sa salitang Hudyo? Unang-una, historically, ang mga Hudyo ay nagmula from Judah. From Judah. Kaya po sila tinawag na Hudyo. Nagmula po sila from Judah. Pero habang tumatagal po ang storya ng Biblia, makikita po natin na ang mga Israelita kinuha na po nila yung salitang Hudyo sa kanilang mga sarili. Dahil ang salitang Hudyo, bagamat ito po ay nagmula sa mga tao na nanggaling po sa Judea or Judah rather, kinuha po ng mga Israelita ho ito because the meaning of Jews came to mean may kaugnayan sa Diyos. So pag sinabi po Hudyo from a biblical perspective, may kaugnayan po sa Diyos. Sila ay pinili ng Diyos. Okay? However, sabi po dito ni Pablo, sinasabi ninyo na mga Hudyo kayo. So in other words, pinagmamalaki ng mga taong ito
na sila'y Hudyo dahil may kaugnayan sa Diyos. Makikita ho natin kung ano po yung mga pinagmamalaki ng mga taong ito. Unang-una, pinagmamalaki ho nila na sila'y mga Hudyo, nang ibig sabihin may kaugnayan sa Diyos. Pangalawa, nagtitiwala kayo sa kautusan. So another thing ay binanggit po dito, kautusan. So most likely, ang tinutukoy po dito ay yung Old Testament scriptures at bahagi na po dito yung mga isinulat po ni Moises. Kautusan. Okay? Kasi tatandaan ho natin, in this context, hindi pa po nabubuo ang bagong tipan. So yung kautusan na tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang lumang tipan. Okay? So pinagmamalaki po nila ang lumang tipan. At ipinagmamalaki na sila'y may kaugnayan po sa Diyos. They boast in God. Now, when you come to think about these three things, Hudyo, kautusan, they boast in God, wala namang kasalanan ho dito eh. There's nothing wrong with that. Walang masama na magtiwala po sa kautusan. Walang masama kung sila'y may kaugnayan po sa Diyos. At wala din po masama kung ipinagmamalaki po nila ang Diyos. So the question is, bakit dinidebate ni Pablo ang mga taong ito kung ganyan po ang kanilang, we could say, actions? Well, makikita po natin later on kung bakit po niya binubulgar yung mga pinagmamalaki po ng mga Hudyo. Talatang 18. Alam ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos at alam din ninyo kung ano ang dapat gawin. So notice this. Hudyo, physically. Hudyo sila. That's physical. Pangalawa, pinagmamalaki po nila ang kautusan. They physically had it. Thirdly, they boasted physically sa Diyos. Pero pagdating po dito sa talatang 18, hindi na po physical ang pinag-uusapan po dito. Intellectual na. Bakit po intellectual? Sabi po dito, alam ninyo. That refers to the mind. Pangalawa, alam din ninyo kung anong dapat gawin. So, yung first three na binabanggit po, Hudyo, kautusan, pagmamalaki sa Diyos, these would be considered physical. Pero pagdating po sa talatang 18, alam nyo ang kalooban ng Diyos. Alam nyo yung tinuturo ng kautusan. So ngayon, hindi lang po sila physically qualified, pero intellectually, wala po sila maidadahilan. Alam po nila ang salita ng Diyos. Pero sabi po dito, the reason why alam po nila ang salita ng Diyos, dahil itinuro ito sa inyo sa kautusan. Now, taas po ng kamay, narinig nyo na po ba yung salitang catechism? Katekismo? That word is from the Greek word katekumenos na ginamit ho dito. Catechism, instruction ho yan. Ngayon po, ang sinasabi ni Pablo, alam nyo ang kautusan, alam nyo ang kalooban ng Diyos dahil you were catechized sa pamagitan ng kautusan. So wala ho sila maidadahilan. Alam nila ang salita po ng Diyos. Pagdating po sa talatang 19, makikita ho natin ang kanilang ministeryo. Ipinapalagay ninyong taga-akay kayo ng mga bulag sa katotohanan, ilaw sa mga taong nasa kadiliman, at tagapagturo sa mga kulang ng pangunawa at mga bata pa sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ganito ang palagay ninyo sa iyong sarili, dahil naniniwala kayo na sa pamagitan ng kautusan ay nakamit na ninyo ang lahat ng kaalaman at katotohanan. So, let's look at this. Physically, qualified po sila. Intellectually, qualified po sila. Pagdating sa ministeryo, taga-akay po sila. Ilaw sa mga taong bulag at walang pangunawa. So, masasabi po natin, meron po silang kayang ipagmalaki na hindi pwede ipagmalaki ng mga hentil. Hindi ibinigay ng Diyos ang 10 utos sa mga hentil. Hindi ibinigay po ng Diyos ang pagtutuli sa mga Canaanites, Jebusites, or Perizzites, kundi kay Abraham.
Ngunit may problema. Dahil hindi porket may magaytuho sila at alam po nila ang utos ng Diyos at may ginagawa po para kay Yahweh, eh nangangahulugan, maliligtas na po sila sa parusa ng Diyos. Bakit ho? Dahil ito po naging problema. Verse 21. Tinuturuan ninyo ang iba, pero bakit hindi ninyo maturuan ang iyong sarili? Nangangaral kayong huwag magnakaw, pero kayo mismo'y nagnanakaw. Verse 22. Sinasabi ninyong huwag mangalunya, pero kayo mismo ay nangangalunya. Kinasusuklaman ninyo ang mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga hindi Hudyo, pero ninanakawan naman ninyo ang kanilang mga templo. So when you look at the first half, mula po sa 17 hanggang 20, wala ko tayo masasabi sa kanilang credentials. Mataas ang kanilang credentials. Pero pagdating po sa pamumuhay, doon sila baksak. Sabi po dito, nagtuturo kayo sa iba, pero hindi ninyo maturuan ang inyong sarili. Ano po yung tinuturo po nila sa iba? Huwag daw sila mangangalunya, huwag sila magnanakaw, huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero sabi ng Biblia, ginagawa po nila what they forbid. So here, kitang-kita ho natin kung bakit po tinutumbok ni Pablo ang mga Hudyo. Is because he's targeting their hypocrisy. Dahil akala po ng mga relyosong Hudyo na porkit ito yung ginagawa po nila para sa Panginoon at porkit ganito ang kanilang katatayuan in their credentials, eh hindi na ho sila mananagot sa Diyos. Inilapat na po ni Pablo mapahudyo man o hintil ang bawat isa ay haharap sa Diyos. Hindi porket Kristiyano ka, ligtas ka na from judgment kung yung Kristiyano o naturing ang Kristiyano ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. At hindi masasabi po ng hintil, ito yung mga ginagawa ko mabubuti, therefore, maliligtas na ako sa parusa ng Diyos. Malinaw itinuturo po ng Biblia, mapahudyo man o hintil, ang lahat ay haharap at mananagot sa Diyos. So dito nakikita ho natin that the Jews were very, very arrogant. They were saying, we know the law, tulad po ng mga Pariseo. Diba ang mga lagi nakakalaban po ni Kristo ay mga Saduceo, Skriba, Pariseo. Ang ugali po ng mga Saduceo, lagi nila dinidebate si Kristo tungkol po sa resurrection. Hindi ho sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Hindi po sila naniniwala sa mga supernatural po na mga bagay. Pagdating po sa mga skriba, lagi po nila iginigihit kay Kristo yung mga bagay po sa kautusan kahit hindi po nila nauunawaan ang kanila mga ginagamit po na teksto laban kay Jesus. At ang kahinaan naman po ng mga Pariseo, itinuturing po nila marumi ang lahat ng tao. Bakit ho? Sila lang ang magaling. Sila lang ang mahusay. Sila lang ang nakakaalam ng kautusan. At mahilig po sila mampuna ng kahinaan po ng bawat isa. Ganyan po ang Pariseo. Ganyan ang Saduceo. Ganyan ang Skriba. Ngayon, sigurado may sakit ang mga Hudyo at dala-dala po nila yung ganitong klaseng pag-uugali. Arrogant, prideful, mahilig mampuna. Kaya nasabi po ni Pablo sa kanila, kayo ba mga tagapagturo? Tinuturuan mo ba ang iyong sarili? Kayo mga tagapaghatol, hinahatulan niyo muna ba ang iyong sarili? So sabi po niya dito sa talatang 23, nagmamalaki kayo na nasa inyo ang kautusan ng Diyos. Pero ginagawa ninyong kahiya-hiya ang Diyos dahil sa paglabag ninyo sa kautusan. Now remember this. The Jews had a pride. Kami yung mas nauna. Kami yung binigyan ng kasunduan. Kami yung may marunong. Kami nang galing kay Abraham. Pero nais ilapat po ni Pablo sa kanila, kahiya-hiya ang mga ganitong klaseng tao. Alam ninyo ang kautusan. Alam nyo yung tama at mali. Sinasabi ninyo kayo ang tagapag-akay sa mga bulag. And yet kayo mismo ang lumalabag sa utos ng Diyos. Where in contrast, yung mga hintil, wala ho sa kanila ang sampung utos. Hindi ibinigay sa kanila ang pagtutuli.
And yet, ginagawa nila ang hindi nyo magawa. So ngayon, gusto ilapat ni Pablo sa kanila. Sino ba talaga ang tunay na Hudyo? O sa madaling salita, dahil na sa bagong tipan ho ito, sino po talaga ang tunay na Kristiyano? So, ipagpatuloy ho natin. Sabi po niya sa talatang 24, sinasabi sa kasulatan, dahil sa inyo, referring to the Jews, nilalapastangan ng mga hindi Hudyo ang pangalan ng Diyos. Now, there are two texts na binanggit po dito. Unang-una, ginabit po yung Ezekiel chapter 36, talatang 20 hanggang 23. At pangalawa, ginamit po dito Isaiah 52 verses 5. Okay? So, kitang-kita ho natin that these individuals na tinutukoy po ni Pablo po dito, dahil po sa kanilang sirang patotoo, nilalapastangan ng mga hindi Hudyo ang pangalan po ng Diyos. Now, the general lesson that we can learn from this, mga kapatid, is this. Unang-una, pinapakita po ni Pablo na dahil po sila yung binigyan po ng gayto mga klaseng mga privileges, dapat po nila ingatan lalo ang kanilang patotoo. Nang ibig sabihin, kung magtuturo ho sila, kung sila'y magiging tagapag-akay sa ibang tao, kailangan yung mga itinuturo ho nila, nakikita sa kanila. Or else, sabi po sa talatang 24, dahil sa inyo, nilalapastangan ng mga hindi Hudyo ang pangalan ng Diyos. So this is interesting kasi the word nilalapastangan is the word blaspheme. They are blaspheming the name of God. Now there are times where makakarinig po tayo that pag ang patotoo ho natin ay hindi iniingatan, minsan makakarinig po tayo sa mga tao sa labas. Kristiyano yan, di ba? Bakit nagsusugal? Kristiyano yan, di ba? Bakit nangangalo niya? Nagmumura, nagchichismis, mainitin ng ulo, palaaway, bastos, nagtutulak. So yung mga gaytong klaseng pananalita na naririnig ho natin, mga kapatid, is no different than yung mga nararanasan po at pinagsasabihan po ni Pablo. Bakit po? Dahil po sa sirang patotoo, nilalapastangan po ng mga tao sa labas, mga hindi mananampalataya, ang pangalan ni Jesus. Where in this case, dahil sa inyo, referring to those who are hypocrites, nilalapastangan ng mga hindi Hudyo ang pangalan ng Diyos. Kaya malinaw, ang ginamit po dito na teksto are these two verses from the Old Testament para maipakita that these Old Testament texts ay natupad na dito sa buhay po ng mga Hudyo. So when we get here to verse 25, makikita ho natin the rest of the argument. Nagtitiwala kayo na kayo ang mga taong pinili ng Diyos dahil kayo'y tuli. May halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan. Pero kung nilalabag naman ninyo ang kautusan, para na rin kayong mga hindi tuli. Now remember, another key factor here is yung salitang circumcision. Now, when you ask the question, what does circumcision symbolize? Ang salitang pagtutuli refers to connection and covenant with God. Dahil sa lumang tipan, saklat po na Genesis 17, hindi ka mapapabilang sa mamamayan po ng Diyos kung hindi ka tuli, physically. Okay? Kaya nga, madalas po sa mga Hudyo, sa kanila po nauso yung pagtutuli. Kaya circumcision, hindi po yan nauso sa mga Pilipino, hindi po yan nauso po sa mga puti, kundi nauso ho yan sa mga Hudyo. Sa mga taong may kaugnayan po sa Diyos ni Abraham.
Now the question is, kung sa lumang tipan, circumcision was important, then why is Paul saying walang saysay ang kanilang pagtutuli kung hindi naman nila sinusunod ang kautusan? Dahil unang-una, akala po ng mga relyosong Hudyo, kahit ilabag po nila ang kautusan, pero tuliho sila sa pisikal, maliligtas na po sila sa parusa ng Diyos. Pero naisipaliwanag po ni Pablo that in the Old Testament, totoo, nagmula po ang katuruan ng pagtutuli kay Abraham. Pero habang tumatagal po ang storya ng lumatipan, nakikita po natin ang pagtutuli, ipinapakita po sa lumatipan na ang pagtutuli ay hindi limitado sa pisikal. Kundi nababago po ang ibig sabihin po ng pagtutuli from physical to spiritual. Paano po natin mapapatunayan po yan? Tignan po natin dito po sa Deuteronomio, Kapitulo G's, Deuteronomy. Deuteronomy chapter 10, and let's start here in verse 16. Deuteronomy chapter 10, verse 16. Makikita po natin how it changes over time. Deuteronomy chapter 10, verse 16. Sabi po ng Biblia, kaya baguhin ninyo ang mga puso ninyo at huwag nang patigasin ang ulo ninyo. In verse 16, sa wikang English, circumcise your hearts, therefore, and do not be stiff-necked any longer. Ulitin ko po. Circumcise your hearts, therefore, and do not be stiff-necked any longer. So ngayon, from Genesis, circumcise mo yung pisikal na member of the body. Pero habang tumatagal po ang narrative ng lumatipan, makikita po natin, hindi na pisikal ang pinag-uusapan po dito sa pagtutuli. Sabi po ni Yahweh kay Moises, circumcise your hearts. Now, pagdating po dito sa Jeremias 31, if you go to Jeremiah, dito naman po tayo sa Jeremias 31, makikita po natin in the greater narrative of the Old Testament what circumcision is going to look like. Jeremias 31, talatang 31. Jeremiah 31, verse 31. Ito po sinasabi ng Biblia. Sinabi pa ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan sa mga taga-Israel at taga-Huda. At hindi ito katulad ng unang kasunduan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno noong pinatnubayan ko sila sa paglabas sa Egipto. Kahit na ako'y parang asawa nila, hindi nila tunupad ang una naming kasunduan. Verse 33, sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel. Pagdating ng araw na iyon, itatanim ko sa isipan nila ang utos ko at isusulat ko ito sa mga puso nila. So what does that mean, mga kapatid? Tinutuli ang kanilang puso. What does that mean? It refers to the change of heart. Now notice how sa Deuteronomy, sabi po ni Yahweh, circumcise mo ang iyong mga puso. Tuliin ninyo ang iyong mga puso. Now the question is, kung yun po ay tumutukoy po sa pagbabago, the question is this, may kakayahan po ba ang tao na baguhin ang kanyang sarili kung wala sa kanya ang Espiritu Santo? The answer is no. So then, kung ganun po ang reason, then here's the next question. Kung hindi naman kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan po ng kanyang sariling lakas, away from the Holy Spirit of God, bakit inutos po ni Yahweh kanina sa Deuteronomio, circumcise your hearts kung alam niya walang kakayahan ang tao
to change their hearts? And the answer is simple. Dahil mataas ang ere ng mga Hudyo, akala po nila kaya po nilang gawin yung mga inuutos ng Diyos. Pero nais na ipakita po ng Diyos sa kanila, totoo kayo ang binigyan ng kasunduan, totoo kayo ang aking pinili na mamamayan, totoo kayo ay tinuli sa pisikal, pero habang tinitignan ninyo ang kautusan, at kung sa tingin ninyo kaya ninyo sundin ang utos ko, hindi nyo masusunod yan. Bakit? Unang-una, nilabag mo na. Pangalawa, may panibagong kasunduan na darating. Kaya yun ang sinasabi po dito sa Jeremias. May bagong kasunduan na darating, hindi katulad po ng lumang kasunduan na sinira ng iyong mga ninuno. Itong bagong kasunduan, hindi na ito mailalagay na sa bato, kundi sa puso na ng bawat tao. So now look at this. The Old Testament, you had the Jews on letter and on stone. Pero sa bagong tipan, ang panibagong mga Hudyo ay hindi na po yung mga Hudyo na tuli sa laman o yung mga Hudyo na binigyan ng pisikal na kautusan, kundi mga Hudyo na binago na po ng Diyos. Kaya kung babalikan po natin ang Roma 2, ito po yung magiging argument po ni Pablo. As we look further into this, Romans chapter 2, talatang 17 or 27, verse 27. Romans chapter 2, verse 27. Sabi po dito, kahit na kayo ay mga Hudyo at tuli, papatunayan ng mga hindi Hudyo na dapat kayong parusahan. Sapagkat kahit na hindi sila tuli, at wala sa kanila ang kautusan, sinusunod naman nila ito. Samantalang kayong mga may hawak ng kautusan ay lumalabag dito. Now, bakit po ganito yung pananalita po ni Pablo? It's very clear. He said kanina in chapter 1, universally, mga Hudyo at Hentil are guilty before God. Walang matuwid kahit isa. But then when you get to chapter 2 ng Roma, itinutuon na po ang focus po sa mga Hudyo at hindi na po sa mga Hentil. At sinasabi po ni Pablo sa mga Hudyo, here's your problem. Kung kayo'y tututo, sasabihin niyo, maliligtas kayo sa parusa ng Diyos, dahil kayo'y tuli, may alam kayo, ito'y mga ginagawa ninyo, sila'y nagkakamali. Kung ang mga Hentil na walang kautusan ay hahatulan po ng Diyos, mas lalo na kayo na nakakaalam sa kautusan. Hahatulan din tayo ng Diyos. Now, what's interesting about this is, bakit po mas hahatulan ang mga nakakaalam sa salita po ng Diyos? Very simple. Because the more you know about God's Word, and the more you do not obey it, the more matindi ang parusa ng Diyos sa mga nakakaalam. Kasi mas nakakaalam po tayo. So, kung i-flip po natin ang switch, here's what would happen. Alam natin ang Biblia. Alam po natin ang kasalanan. Alam po natin ang masama. Pero pag mentras po natin ginagawa yung ayaw ng Diyos, tayo po yung mananagot. Matindi ang parusa ng Diyos sa mga taong ayaw magbago. Now, how do we know this? Kasi mismo si Kristo po nagsabi, sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 12, kung ating po babasahin, Lucas 12, ito po yung sinasabi po ni Kristo sa kanyang mga alipin na nakakaalam at yung mga hindi nakakaalam. Lucas 12:47, verse 47. Luke chapter 12, verses 47. Ito po sinasabi. Ang aliping nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya, ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin ay tatanggap ng mabigat na parusa. 48. At ang aliping hindi nakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay parurusahan din. Pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan
ng pinagkatiwalaan ng mas marami. So, ang kupo ito sa buhay ng mga Hudyo. Alam nila yung tama. Alam nila kung ano kasalanan. Alam nila yung katuruan po ni Jesus, pero ayaw po nila tanggapin. Ayaw nila magbago. So sabi po ng Biblia, sa kabilang buhay, matindi ang parusa po ng Diyos sa kanila. Sa kabilang buhay. That is the whole argument of Paul. Jews are not exempted from judgment. Gentiles are not exempted from judgment. Christians are not exempted from judgment. Mapabaptist ka, Pentecostal, Methodist, it doesn't matter, pastor ka man o hindi, all of us will be made accountable to God one day. Kaya nga sabi po ng Biblia, walang maitatago sa harapan po ng Diyos. Because the same word na hindi tinanggap ng mga Hudyo will be the same word na hahatol po sa kanila one day. Kaya nga sabi po dito, sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 4, kung ating po babasahin, Hebreo Kapitulo 4, talatang 12, so this is also connected to the Word of God, Hebrews chapter 12, verse chapter 4, verse 12. Hebreo 4, talatang 12, hanggang 13. Ito po sinasabi. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kesa sa alimang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kalot espirito at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, nakikita niya at nalantad sa paningin niya ang lahat. At sa kanya tayo mananagot. So again, sinasabi po ni Pablo, alam mo ang kautusan, alam mo yung tama, alam mo yung mali, ito na ang salita ng Diyos, mabisa, buhay, matalas. Pero ayaw tanggapin ng mga Hudyo, sabi po dito na may akda ng Hebreo, walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa kanya tayo mananagot. Now here's something much more scarier. What happens kung alam na po ng tao ang tama, pero tumalikod ho siya? Lalo po niya kinalaban ang salita po ng Diyos. What would happen? Well, sinagot din po yan dito po sa chapter 6. Chapter 6, talatang 4. Hebreo 6, talatang 4. Sabi po dito, upang hindi na natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao, ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na Espiritu, nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw, pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinalad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Now notice this. Ano po yung katangian ng taong ito that is similar to Romans 2? Unang-una, sabi po dito, naliwanagan ang kanyang pag-iisip. Sa anong paraan? Alam niya ang turo ng Diyos. So naliwanagan po siya sa katuruan kung ano yung tama at ano yung mali. Pangalawa, sabi po dito, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Ano yung biyaya na tinutukoy po dito? Not saving grace, but the goodness of God. In what way? Nakihalubilo po siya in the congregation. Alam niya yung tama. Biyaya po yun ng Diyos. Inilagay po siya sa loob ng iglesia. Thirdly, sabi po dito, tumanggap ng banal na Espiritu. Na yung pagtanggap na tinutukoy po dito is not personally, he has the Holy Spirit. Yung ibig sabihin na tumanggap is referring more to he has experienced
the work of the Spirit through the hearing of the Word and the preaching of the Word. And then we see, nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. So in other words, walang maidadahilan ang taong ito because they have all experienced the church life. This is an individual that's in the church, tulad po na tinutukoy po ni Pablo in Romans 2, that's in the church. They know the Word, they know the law, they're Jewish, pero ayaw nila sundin ang Diyos mula sa kanilang mga puso. So what then is going to happen? Pagdating po dito sa talatang 7, tulad tayo ng lupain o lupang pinagpapala ng Diyos na matapos tumanggap ng masaganong ulan ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos at sa bandang huli ay susunugin. Nang ibig sabihin, may dalawang klaseng lupa. May lupa that represents yung mga nakakarinig na salita ng Diyos pero namumunga, may pagbabago. Pero may isang lupa na nakakarinig pero hindi nababago ang kanyang buhay. Hindi nagbabago ang kanyang pag-iisip, pag-uugali, pananalita. Hindi nagbabago. Wala siyang nais kilalanin po ang Diyos. Wala siyang nais po na tulungan ang kanyang kapwa na maakay po kay Kristo. Walang pagbabago. So for this sake, sabi po ng author of Hebrews, kung yung mga taong ganito from verses 4 to 6 ay makikitaan in the church, sabi po ng author of Hebrews, imposible magsisi yung mga ito. Bakit? Because there's nothing left na kailangan pag gawin ng Diyos upang sila'y magsisi. Nakita na nila lahat. Naranasan na nila lahat. Narinig na po nila lahat pero hindi pa rin nababago ang kanilang buhay. May isang bagay lamang ibibigay ng Diyos sa kanila. At ano po yon? Chapter 10. Chapter 10, verse 26. Kapitulo 10, talatang 26. So yung mga tinutukoy po ng author of Hebrews, pag yung mga taong in chapter 6 ay hindi nagbago, ito po ang kanyang mararanasan in verse 26 ng Hebreo 10. Sapagkat, kung sasadyain pa natin magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maialay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. A good example are the Jewish people. Paano po nila kinakalaban po ang Diyos? Very simple. They are living in hypocrisy. Akala po nila, maliligtas na po sila sa parusa po ng Diyos. Kahit na gumagawa po sila sa lihim, nagtuturo po sila sa iba, pero ginagawa po nila what they are not teaching. In other words, huwag kayong mangangalo niya, pero nangangalo niya po sila. Huwag kayong magnanakaw, pero nagnanakaw po sila. Huwag kang gagawa ganito, pero ginagawa naman po nila. So these individuals, as sinasabi po ng Romans and Hebrews, is very clear. Kung magpapatuloy pa rin ang isang taong ganito after marinig na po niya lahat, alam niya ang Biblia, alam niya yung tama, alam niya kung anong kasalanan, alam niya yung dapat po niyang gawin, pero ayaw niyang gawin, ayaw niya baguhin ang kanyang sarili. Sabi po ng Biblia, tanging ang nakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. So paano nila kinakalaban po ang Diyos? When they break the Word of God. When they disobey the Word of God. From a practical standpoint, mga kapatid. Let's say for example, ayaw natin magpatawad. So pag hindi po tayo nagpatawad, angkop na ho tayo dito. Or, ayaw natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Mataas pa rin ang ating ere. Pag hindi ho natin gagawin na magpakumbaba po sa harapan ng Diyos,
bahagi na rin po tayo dito. Or kung tayo ho ay nagtuturo ng maling aral na magdudulot po ng kapahamakan sa iba. Kung hindi ho natin babaguhin yun, sabi po ng Biblia, bahagi na po tayo dito. In other words, God does not care if you're a part of the church or not a part of the church. Everyone will give account on the day of judgment. Lahat ay haharap. Kaya nga, there's the book of life and the book of works. Ang aklat ng buhay, dyan po nakasulat ang lahat ng pangalan ng mga taong tumanggap kay Kristo. Talagang binago ng Diyos. Pero yung book of works, dyan po nakalapat ang lahat ng mga gawa ng bawat tao that's ever lived in human history na hindi mananampalataya that will give account to God. So yung sinasabi po ni Pablo sa Romans 2, nais nga po niya tulungan yung mga in the church in Romans 2 para hindi sila magpatuloy sa ganung klaseng pamumuhay. Kaya sa Roma 2, talatang 28, sabi po dito in Romans 2, verse 28, ang pagkahudyo ng isang tao ay hindi dahil sa hudyo ang kanyang mga magulang at tuli siya sa laman. Verse 29, ang tunay na hudyo ay ang taong nabago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu at hindi dahil tuli siya ayon sa kautusan. Ang ganyan tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. So notice the beauty of this, mga kapatid. Bagamat mga Pilipino ho tayo, pero kung binabago po ng Diyos ang ating buhay, tayo pala po yung tinuturing na Hudyo. Tayo ang tunay na Hudyo. Ang tunay na Hudyo ay hindi yung taga-Israel. Ang tunay po na Hudyo ay hindi po nagmula sa binhi po ni Abraham. Ang tunay na Hudyo ay hindi yung mga nagsusuot po ng maliit na sombrero sa kanilang mga ulo. Ayon po sa Biblia, ang tunay na Hudyo ay binago ng Diyos. Konti man ang alam natin sa Biblia o marami, ang importante kung nabago ang ating buhay. Now, there are some of you na nagsasabi, Pastor, kukunti lang ang aking kaalaman sa buhay. Nakahiya. Sa Biblia pala, nakahiya. Pero kapatid, kung sinisiyasat mo naman ang Biblia, at sinisikap mo na ipamuhay po ang salita ng Diyos sa tulong po ng Espiritu at nababago ang buhay mo, you're not perfect, pero binabago ka, ikaw ay tunay na Hudyo. Hindi mo na kailangan isipin pa ang darating na kaparusahan dahil binabago ka ng Diyos. Pero yung mga Hudyo na tinutukoy po ni Pablo dito, sila dapat yung mag-isip. Dahil hawak na po nila ang kautusan, sa kanila una ibinigay yung kasunduan, ng pagtutuli, sila ay pinili ng Diyos ang kupo sa kanilang ethnic background, and yet, kung hindi sila nagbabago, mananagot ho sila lalo sa Panginoon. Dahil sinabi na nga po ni Kristo sa Luke 12, ang aliping mas nakaalam sa kalooban ng kanyang amo, pero ayaw niya sundin ang kanyang amo, matindi ang parusa ng Diyos sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, sa bawat Bible study, personal Bible study, the more na lagi po tayo nakikipag-ugnayan po sa Panginoon, it is good na minalalaman po tayo. Pero the more you think about it, habang lumalalim at lumalawak ang ating karunungan, kaalaman sa salita ng Diyos, lalong bumibigat ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Kasi alam na po natin ang tama. Alam natin ang ating responsibilidad bilang mga Kristiyano. Alam po natin ang ating commitment po kay Kristo. And yet, sabi po ng Bible, after knowing these things, and yet, nilabag natin ang salita ng Diyos na walang pagbabago, pagsisisi, may matinding naghihintay, asupre at apoy para sa mga taong kumakalaban sa Diyos. So dito, gusto po ibigay ng linaw ni Pablo, God doesn't care if you're Jewish. He doesn't care kung nanggaling ka pa sa tribo ni Benjamin, o ni Huda, o ni Levi. God doesn't care kung tuli ka pa physically. God doesn't care kung kosher pa ang iyong pagkain o karne.
God doesn't care kung nagsasabat day ka o nag-iikapu ka. Pero kung nilalabag mo rin ang utos ng Diyos, lantad ho yan sa kanyang harapan. Yun ang akala ng mga Hudyo na hindi alam ng Diyos. Pero nagkakamali ho sila. Ang tunay na Hudyo, mga kapatid, are not the people from Israel, but the people who has been changed in heart. So the question that we want to ask this evening is, am I a true Jew? Are we Jewish people sa Espiritu? Tayo po ba ay talagang binago ng Diyos? At kung binago man po tayo ng Diyos, saan banda? Ano yung nabago ho sa atin? Ano yung ginawa po ng Diyos sa atin? Ano po yung bunga, pruweba, katibayan na tayo po ay pinalakas ng Diyos, pinatawad ng Diyos, binago ng Diyos? Sabi ng Biblia, ang taong tinuli at itinuring Hudyo ay binago sa kanyang buhay at puso. Kaya sabi po dito, mga kapatid, sa aklat po ng Pilipos 3, kung ating po babasahin, Pilipos Kapitulo 3, talatang 3, verse 2, para mas maganda po, Philippians chapter 3, verse 2, kung natatandaan niyo po yung aral ho na ito, mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Verse 3, ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. So ang tunay na Hudyo, konektado po ito lagi sa Espiritu Santo. Kung wala ang Espiritu Santo, walang pagbabago. Kung wala ang Espiritu Santo, walang pagpupuri po sa Diyos ng tunay. Kung wala ang Espiritu Santo, walang nais na kilalanin po lalo ang Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. So notice this, if the Holy Spirit is not there, there can be no transformation. Kaya ang pagbabago po na yun ay hindi nagmumula sa atin, mga kapatid. Galing po yan sa Diyos. At ang bunga ng Espiritu makikita sa buhay ng isang taong binago talaga ng Diyos. Yun ang gusto iparating ni Pablo sa mga Hudyo. Walang saysay yung mga kautusan. Nasaan ang bunga ng Espiritu? Huwag niyo sasabihin tagapagturo kayo at tagaakay ng mga taong bulag. Huwag niyo sasabihin tuli kayo. Huwag niyo sasabihin nasa inyo ang kautusan. Nasaan ang bunga ng Espiritu? Kasi yun ang gusto iparating ni Pablo. Jews and Gentiles are not exempted from judgment. Both will be judged on the judgment day. One will be condemned, the other one will be justified. Kaya nawa po sa ating napag-aralan dito po sa Romans chapter 2. At kung lolobin po ng Diyos next Friday, papasukan na po natin ang Romans chapter 3. Idadagdag pa po ni Pablo that walang saysay talaga ang mga privileges, works, mabubuting gawa ng tao dahil ang lahat ay guilty in the sight of God. So, tayo na po mga kapatid ay papasok na po sa ating questions and answers. And kung tayo po ay may mga katanungan po na angkop po sa ating pinag-aaralan po dito in the book of Romans or irrelevant that has something to do with the Bible pa rin, now would be the good time to ask your questions. Brother Joel. So, yung bang sinasabing yung blasphemy sa nagbablasphemy sa Panginoon, papapareho ba yan ng ano yung sinasabi doon sa 10 utos, isa sa 10 utos na huwag mong lapastangan ng pangalan ko? Huwag mong take the name of the Lord in vain. Yeah, yun. Yeah. Yung ba pareho yun? Yeah, it would be the same po kasi sa isang banda ho, the reason why sinabi po ni Yahweh ho yun sa Exodus is because tulad nga po yung mga gawain po ng Hudyo, they were claiming to know Yahweh. Pero dahil nga po nilalabag po nila ang utos ni Yahweh, they were taking His name in vain. Right? Another one would also be, kung natatandaan niyo po yung ugali ng mga Pariseo,
ginagamit po nila yung salitang vow. They would use the name of Yahweh as a promise. Pero hindi nila nakikita, pag ginagamit po nila, for example, I vow before the temple, I vow before the altar, right? Eh, konektado pa rin yung kay Yahweh. Kasi siya may-ari po ng lahat eh. So, in either way, to take the name of the Lord in vain, malawak po yan eh. Sa pamumuhay, sa pananalita, for example, sa ating secular na henerasyon, ginagamit po yung pangalan po ni Yahweh in combination with pagmumura. OF in Christ, OF in God. So, idinadami po nila ang pangalan po ng Diyos. Or, they would take the name of the Lord in vain when they say they are Christians, but they're breaking God's law. So in that sense, nilalapastangan po nila ang pangalan po ng Diyos. Anyone else have any questions? Sister Jen? Yeah. Oh my goodness po. Yeah. Mm-hmm. Well, kung talagang magiging biblical and precise po tayo, Sister Jen, bagamat ang salitang goodness is not a name of God, pero if we ask ourselves the question, saan ba nagmumula ang kabutihan, it still comes from God. So in a sense, pag sinasabi natin, oh my goodness, yes, sa isang banda, hindi natin binabanggit ang pangalan ng Diyos, pero dahil kabutihan still comes from God, so in a sense, kahit papano, nababangga pa rin po natin ang pangalan po ng Diyos o persona ng Diyos. Kaya nakikita nga po natin sa Biblia, huwag tayong mangangako sa templo, huwag tayong mangangako po sa altar, kasi lahat po yan ay pag-aari po ng Diyos. Nang ibig sabihin, yung mga paroseyo, ang ginagawa po nila, nangangako po sila sa ibang pangalan, isang ibang bagay, at hindi po sa pangalan po ni Yahweh because akala ho nila, makakatakas na po sila sa paggawa po ng kasalanan kung sila po ay mga ngako sa ibang bagay kesa po sa Diyos. So for example, I swear to this church, but I won't swear to God. Mga ngako ako sa pangalan ni Brother Saldi, pero hindi sa pangako po ng Diyos. O sa pangalan ng Diyos. Pero if you come to think of it biblically, sino po ba ang may likha kay Brother Saldi? Who owns Brother Saldi? So yun ang gusto itukoy po ni Jesus in Matthew chapter 5, na huwag mo gagamitin ang kanyang pangalan in vain by making promises sa ibang bagay o sa isang pangalan, kasi all of this ay pag-aari po ng Diyos. So what I would simply say, Sister Jen, from a biblical perspective, we need to be very careful how we say things kasi depende rin po yan how we use it. Tulad po nito, si Tomas, nung nakita po niya si Jesus, my Lord and my God. Hindi ho siya nagkasala po doon. Kasi he recognized kung sino po si Jesus. Pero yung sabihin po natin, oh my God, like in a very vain way, na talagang binabastos mo na ang Panginoon, that's a different issue. Then we would take the name of the Lord in vain. So it really depends on the motive of the heart, the intention of the heart. Kasi in the Bible, ginagamit po nila yung salitang, oh Dios, my God, oh God, pero hindi sa isang bagay na masama, kundi may paggalang ho yun. So it's not wrong to say Yahweh, it's not wrong to say my God, kung gagamitin po natin sa tama ho, na may paggalang po sa kanyang pangalan. Okay? Alright, anyone else have questions? Any questions? How about the belated birthday kapatiran po natin? Do you have any questions, Kuya? Hindi ko alam kung related, Pastor, pero tagal na rin kasi tagal ko na rin naiisip kasi. Aha. Yung mga Pastor, yung kunyari, yung mga leisure na mga gawain, like concert, or whether it be yung mga sikat na singers. Yeah. Secular or Christian po? Both. Both, okay. So if you're like a Reformed
would you still support those kind of leisure activities? Yung mga concerts. Yeah, like concerts ni Ariana Grande or Ariel Rivera. Yeah. Ariana Grande, Ariel Rivera. So dapat ba suportahin natin? Yeah, in the standpoint of your reform business. Yeah. Or kahit yung mga katulad nung controversial Hillsong group or ibang groups pa. Yeah. Ano po yung masasabi niyo dun, Pastor? So that's a very good question, Kuya. Remove na natin yung reformed. Sabihin natin Christianity in general, no? So, unang-una, concerts is not sinful depending who's conducting it. Kasi ang pinag-uusapan po dito, saan natin inilalagay ang pera ng Diyos? Does it support the kingdom of God? Or does it not support the kingdom of God? Pangalawa, does it glorify God? Or does it not glorify God? So, kung sasabihin natin, no, don't go to Hillsong, don't go to this person, don't go to Ariel Grande, kung pangkalahatan na lang po talaga, Kuya, ang unang-unang tatanungin po natin kahit sino pa ho yung artista ho na yan o tagapag-awit, we want to ask the question, sa aking pagpunta ba doon, will God be glorified? Pangalawa, itong pagpapala sa financial na ibinigay sa akin ng Diyos, kung ilalagay ko doon, will this advance the kingdom? Pangatlo, ang oras ko that I can use elsewhere for the kingdom of God, will God be glorified with this? And fourthly, may matitisod ba kung may makakita ho sa atin? Right? So you want to take all these things into consideration. Walang binabanggit po sa Biblia, concerts are sinful. But the Bible says, do not use your Christian liberty to stumble others. And will it glorify God? All right? So, if you're gonna ask me, will I go support Ariana Grande? No. Bakit po? The contents of her song, God is a she, or God is a woman, yung kanta po niya. That's a violation against the Word of God. Right? They're trying to turn God into a feminist. Pangalawa, the contents of her song is sexual. Right? So, if I support that, I'm supporting the work of darkness. Now, pagdating po sa Christian concert, medyo sensitive din po yan kasi who's the singer? Are we talking about Hillsong? Okay, so which Hillsong? Darlene Sheck Hillsong or Brian Houston Hillsong? So you always have to do your homework and see who am I supporting? Kasi usually, yung mga concert po kuya, if we really want to be biblical, there's nothing wrong with singing to God, pero when you turn it into a concert, wala na po paggalang yun sa Diyos. Kasi ginagawa na po concert yun eh. Hindi na worship should only be in the church. Hindi po concert setting. Ang tawag nila, Pastor, dun sa ibang concert is worship night. Worship night, yeah. Again, it all depends on who's doing it. Kasi may mga tao talaga that would say worship night, na biblical naman po. But there are people who say worship night, pero ginagawa concert. And I don't think that that would be honoring sa harapan po ng Diyos. So it really depends, Kuya, kung sino yung tatayo, sino nagkakandak, nakakalugod ba ito sa Panginoon or not. All right. Hindi din debate yun sa group namin. Oh, debate. Yung, kung should you sing yung songs nila? Yeah. Pero kasi parang na-discuss yung history ng Hillsong. Hillsong. Right. They support this, at yung Bethel ba yun? Yeah. They support other wrong activities, mm-hmm. wrong groups. Yeah. Then, naging debate siya if we should still sing it. If it's okay to just sing it and not support it, but right. It's still somehow a support to them. Yeah. Kasi you're somewhat advertising them by right. using their songs. Mm. So, tas natanong ko lang din sa isip ko. So, if you are not to support that kind of activities and songs, if we're going to be really biblical, parang naisip, dati medyo ano pa ako eh, parang ano dun, resistive pa ako dun sa thought na why not? Yeah. Pero as I learn more, parang yeah, dapat nga talaga iwasan mo siya. Pero if parang you're going to be biblical, almost everything you have to avoid. Like even movies.
Right? Yung time na may sumikat na movie na siya, ano? Yung 50 Shades of Grey. So, you medyo curious ka, you wanted to see it, pero if you really wanted to be on a straight path, you can't go to that movie. Mm. But I see other people, even Christians, go to that movie just for the sake of entertainment. Entertainment or yeah. seeing it because mm. of the fog or something. Yeah. So I just wanted to maybe clarify if I'm now going through a straight path, parang, diba? Yeah. Well, let's answer the first question, Kuya. Is it lawful na kantayin po natin yung mga na-produce ng Hillsong, right? Kasi if we say no, pero yung mga lyrics naman po nila is biblical, pero yung mga umaawit is not biblical, walang kasalanan po yung taong umaawit of the song they produce because they're not connected with them. Now, I will take the minority view. The minority view in the Reformed tradition would be, or Reformed worldview right now, is that hindi nila susuportahan po yung mga ganong klaseng organizations, at least singing their songs. Pero I would say, kung yung lyrics naman is pure, kung yung lyrics ay angkop naman po sa Biblia, then there's nothing wrong with that. However, kung gagamitin po natin yung mentalidad, let's say for example, because Hillsong sila, hindi ko naaawitin yung mga kanta nila, then we cannot even sing Amazing Grace. Because the background ng author po ng Amazing Grace ay masama. And we can't even sing It Is Well with My Soul. Kasi ang theology po ng tao na yun, palpak. So, in a sense, ang nangyayari is, there can be a weakness of judgmental attitude na porket may kahinaan po ang tao and therefore, hindi na tama ang lahat ng ginagawa niya, hindi ko na aawitin yung mga kinanta niya. Which is wrong. I think that as Christians, kung may nakikita po tayo pagkakamali in anyone who produces any song, we need to pray for them. But at the same time, we also have to take care of the people na kakantayin natin to, but we're not going to support the organization. Dahil hindi natin to inaawit for the organization, kundi we're singing this to God. Because at the end of the day, Kuya, God only accepts worshiping Him in spirit and in truth. Right? So that's how I would take it. In regards about the movies, again, concert, movies, events, the number one thing you want to ask, will this glorify God? Pangalawa, will I benefit sa aking oras na i-google dito? And thirdly, kung may makakita sa akin, matitisod ba sila? So the 50 Shades of Grey, talagang may matitisod ho doon pag may nakita na someone from the church goes and to the theater to watch that. Yeah. So there's so many things I could stumble. Definitely. Okay? Anyone else have questions, Pop? Sorry. So the question is po about Romans 12, Mom? Is that what you're asking, Pop? Yeah, yung Romans 12, papasok ba dun yung yes, kasi yun sa Romans 12, everything na nabanggit po from chapter 1 to chapter 11, bahagi na po doon in the world. So what I would say is that kung hindi natin sinusuri po na maigi po ito, we will never see what we're lacking. Bulag po tayo to the truth. So this will always show us what we're supposed to do. Yeah. Okay? Brother Joel. Imaginary opponent ho yun. So may dinidebate ho siya na hindi po physical na opponent, kundi imaginary. He's debating someone who is imaginary, pero yung sa kanyang sulat, yung sa pagdebate po niya of that imaginary person, may tinutumbok po siya na tao doon, kahit hindi niya binabanggit po yung pangalan po ng tao. So it's an imaginary opponent na konektado po doon sa mga tao in reality. So diatribe po ang tawag dyan. Okay?
Anyone else have questions? Yung mga ibang katanungan po ba? Sister Jen. About scary movies? Well, it depends the reason for watching it. It depends po talaga. Like, unang-una po, is everything that we watch na scary kasalanan? The answer would be, depends. Kasi kung, let's say, church po tayo, instead of pag-usapan po natin salita ng Diyos, oy, manood tayo ng scary movie. Right? So, syempre, sa ganung banda, hindi makakatulong po yung spiritually sa mga kapatiran. Because unang-una, it brings fear. When the Bible says we're supposed to trust in God, pero nagbibigay po ng fear ho yun. Pangalawa, it corrupts our minds, thinking na ito yung gagawin ng Diablo sa atin before we sleep. So, nagkakaroon po tayo ng mga nightmares, maling pag-iisip. Thirdly, it doesn't give a good message. It doesn't. Pero kung pinapanood po ng tao as a review, kung ano yung dapat i-watch out ng mga ibang kapatira na huwag mo papanoorin to, hindi makakatulong sa inyo, then there's nothing wrong with that if it's for review. Pero yung as entertainment, that's a different story po, Sister Jen. That would be a different story. Tsaka hindi po makakatulong, let's say, for the kids or sa mga may kahinaan po sa nightmares. Kasi dala-dala po nila yun sa kanilang pagtulog. Okay? Could you repeat that, po? Objects with demonic attachment. Yung parang anting-anting, ha? Hindi lang, marami ito, kahit yung mga pang dito, So, will demon spirits be in there? So, kung doon po ba po papasok ang mga demon? Parang nabasa ko na din yung sa Bible na huwag kang magdadala sa bahay niyo, parang ganun ng mga kung ano-ano na maaaring parang may evil. Mga Diyos-Diyosan po. Hindi mga rebulto, susunugin. Hindi lang Diyos-Diyosan, maski yung simple yung baboy lang na maaaring ginamit ng mga sakuntuwa. Yeah. The reason why, Sister Jen, nasa Deuteronomy 7 po yun. The reason why sinabi po yun, na huwag kayong magdadala ng anumang bagay, gintuman o mga Diyos-Diyosa na galing sa mga pagano, is because ang sakit po ng mga Israelita, gagawin po nila Diyos-Diyosan po yun. So sabi po ni Yahweh in Deuteronomy 7:24-26, sunugin mo ang mga ito. Basagin mo. Kasi pag mag-uwi po sila ng ginto na galing po sa mga pagano, gagawin po nila Diyos-Diyosan po yun eh. Tulad po ng ginawa po nung panahon po ni Aaron, nakipag-ugnayan lang po si Moises sa bundok eh. Pagbabaho niya, gumawa na po sila ng gintong baka. So they use it for idolatry. Pero yung sa context po ng mga agimat, anting-anting, basta tayo po ay mananampalataya, that has no effect on us. Wala na po yung apekto po sa atin. I would say that pag binasa po yung Ephesians chapter 5, sabi po doon, anything to do with darkness, layuan po natin. Lalayuan po natin yun. So, ang Kristiyano, hindi po siya pwede ma-demon possess, hindi po siya pwede ma-curse, because they're no longer under the wrath of God. Pero kung ang tao po ay ma-demon possess, sigurado wala po sa kanya ang Espiritu Santo. So kahit na pumasok po yun sa bahay, that can cause no effect kasi sumasa atin po ang Espiritu ng Diyos. Does it influence the Christian? No. Kasi ang nag-i-influence po sa atin is the Holy Spirit. He will guide you into all truth. Greater is He who's in us than He who's in the world. Pero pwede po ang Kristiyano to be deceived temporarily, but not permanently. Kasi iba po yung influence of demonic influence po talaga, that they control your thoughts. Pero no.
choice of word. Yeah, I'm sorry. Pero a Christian can never be demon possessed, regardless. Pero a Christian can be influenced. Pwede po tayo ma-influensyahan po ng ano ng environment. Kung sabi po sa 1 Corinto 15, kung makasama mo eh masasama, pwede ka ma-influensya. Bad company corrupts good morals. Yun ang sabi po ng Biblia. So, in regards about the demonic, the Christian, basta siya po ay puspos ng espiritu, they can never be demon possessed. Never. Yeah. You dedicate it to the Lord. Ibibigay niyo po sa Panginoon. No. Kahit ginamit po yun ng mga kulto po o mga satanista, basta inialay na ho yun sa Panginoon. Kasi sabi po dito sa Matthew 10, ang anumang bahay that welcomes my word, ang kapayapaan po ng Diyos ay mananatili doon. So, kahit na ginamit po ni Marilyn Manson po yan o ginamit po ng mga satanista, that's fine. Because if you dedicate it to God, God will sanctify that house as His. So, not unless ginamit mo yung bahay for the wrong reasons, talagang that's gonna be the household of demon spirits talaga. Kasi ginagamit po para sa kasamaan. Yeah. Okay? Mami? Paano yung pastor yung mga those doing magic? Yeah. Anong power from darkness? Oh, it's definitely from darkness, Mami. Yeah. It's definitely from darkness. Kung babasahin niyo po ang Revelation 13, ang Antikristo, whoever he may be, nakagawa po siya ng mga himala sa pamamagitan po ng false prophet. But the question is, saan po nila nakukuha yung ganong klaseng kapangyarihan? So sabi po sa Revelation 13, and the dragon gave his power to the beast and the false prophet. That means they were operating po in the powers of darkness. Pangalawa po, nakikita din po natin that in the book of Revelation chapter 21, ang lahat ng gumagawa po ng sorcery ay itatapon po sa lawang apoy. So, this would teach us kung itatapon po sila sa lawang apoy, yung kapangyarihan po para gumawa ng magic, manipulation, or sorcery, hindi po nagmumula sa Diyos yun. So, kung ang Diyos is the God of miracles, there's counterfeit miracles. If God is the God of the supernatural, there are supernatural false miracles and false or you sorcery na binabanggit po ninyo, Mami. Yeah. So, from the powers of darkness, who yun? Okay? Yeah. Mm-hmm. The whole magic play, yung mga magic trick po? Yeah. I would say well, in the book of Acts, makikita po natin that may mga sorcerers na binago po ng Diyos. May mga sorcerers na nirebuke pa nga po ni Pedro. Tulad po ni Simon the Sorcerer in Acts chapter 8 and 9. Kitang-kita ho natin doon that itong mga tao po na ito, ginagamit po nila yung magic. Pero nung nakapakinig po sila ng salita ng Diyos, they set aside their magic and they lived in holiness. So ito po nagtuturo ho sa atin, Sister Jen, that kung yung mga sorcerers sa Book of Acts, hindi na ho sila nagpapatuloy sa magic, then it would not be advisable that gawin po ng mga Kristiyano, i-encourage po ang bawat isa into magic. Because unang-una, ang magic po sa Biblia, pinagbawalan po sa Leviticus. Do not be in contact with mediums, which was a form of sorcery po nung panahon po na yon.
Pero kung pinag-uusapan lang po natin like a trick, like you want to see a magic trick, mawawala to. I think that's more of a trick of illusion. Pero yung magic na tinutukoy po talaga ng Biblia, talagang you're calling out demon spirits. Nakikipag-ugnayan ka talaga sa mga demonyo. Because most of the magic na nakikita po natin on television are two kinds. Yung talagang galing sa demonyo na talagang may libro sila na binabasa and they're offering their life to it, yun talaga demonic po yun. At yung mga iba naman po, it's just illusions na they don't really call on the devil per se, pero they're just using illusions. Yes, pero at the end of the day po, Sister Jen, what I would say po, as a Christian, you want to send a good message sa mga tao doon. And as a Christian, I would not hire magicians kasi baka may matisod. Tsaka there's other things na pwede mag-entertain po sa ibang tao. Pero if there are magicians, tulad po na ginawa po ni Brother August, may birthday party na pinuntahan, may magician po doon, instead of tignan po yung magician na masama, binahagian po siya ng salita ng Diyos. So, kasi at the end of the day, kaluluwa pa rin po yun eh. So I think we should also pray na mabahagian din po yung mga magician. Hopefully magbago sila. Okay? I would never condemn them. Okay. Anyone else have questions? Mama Tesmith, tanong po kaya? May sakit ha? Yeah. Sa may sakit ba ito? Aha. Bakit dapat ipagtapat ang kasalanan sa isa't isa? Mm-hmm. Ang ibig sabihin? So, yung tinutukoy po dyan sa Santiago 5:9 is referring po sa mga kapatiran in the church na nagkaroon po ng sakit or pinarusahan po ng Diyos physically dahil sa po sa isang kasalanan na hindi po nila pinagtatapat. Tulad po nito, may minagawa po sila hindi tama or siniraan po nila isa or nakapagmura sila laban sa isang kapatiran, or ginamit po nilang kanilang dila sa pagsisinungaling, pagtuturo po na mali. Ngayon, pinaparusahan po sila ng Diyos sa pamamagitan po ng physical na sicknesses and diseases. So sabi po ni Santiago, sa konteksto po ng iglesia, kung yung sakit na nararamdaman mo ay dulot ng yung kasalanan na hindi pinagtatapat sa mga kinakalaban mo, you need to call for the elders of the church upang mapatungan ka ng kamay with the anointing of oil para ipanalangin ka na hindi ka parusahan lalo ng Panginoon with that sickness. So it could be anything, poot, galit, may sama ng loob, baka isang kapatiran na hindi nila pinapatawad. Ngayon, nagkasakit ho sila. So sabi ni Santiago, yung sakit mo na yan is not a coincidence. Dulot yan ng kasalanan. So kung may kasalanan ka sa iba, o may hindi ka pinapatawad, get right, ipagtapat mo ang kasalanan mo. And then ask for the elders to pray for you. So yan po yun, Nay. Yeah. Okay? Okay. Anyone else have any questions? Any questions? Ano naman yung worldly worship? Worldly worship po? Pagsamba po kay Satanas. Worldly worship? Yeah. Well, we could say, Nay, na pag sinabi po worldly worship, hindi nakatoon po ang ating puso't isipan sa ating pagpupuri, pagsamba sa Diyos, kundi sa ibang bagay. Hindi tunay ang ating pagsamba. That would be worldly worship. Kasi hindi po maka-Diyos, therefore, makamundo po yun. Basta yung mga kanta na tumutugma po sa katuruan po ng Biblia, then it would not be considered worldly. Kasi angkop po sa Biblia mo eh. Pero kung yung doktrina ng isang kanta ay hindi po angkop sa Biblia, then sigurado hindi tatanggapin po na Diyos yun. Kasi dapat purihin po ng Diyos, ang Diyos ayon po sa kanyang katotohanan at hindi ayon po sa ating gawa-gawa lamang po ng mga awit. It has to be according to His Word. Yeah. Okay? All right. Anyone else have any questions? Yeah. Kasalanan po? Love songs. No. Yes and no. Love songs are not sinful kasi in the book of Songs of Solomon, love song, mga puro love song ho yun eh. Sa Song of Solomon.
Kung sa mag-asawa po, hindi po kasalanan po yon. Kung love song sa anak, love song sa ama, ina, hindi po kasalanan yun kasi it has biblical principles. Honor your father, love your children, love your husband, love your wife. Pero when yung mga love songs ay nahaluan na po ng kabastusan or unlawfulness, then hindi na po tama yun. Okay? So love songs are not ano, pero we also have to be careful kung ang lahat po ba ng Kristiyano na makakarinig po nun that we will play ay hindi kaya po nila tanggapin na that's lawful, baka matisod po sila. So we also have to be careful. Okay? Anyone else? Ma? Masama po yung mga biro ho niya na eh. Yun ang masasabi ko ho. Uno-una, palamura ho siya. Puro kabastusan po yung mga biro ho niya. He makes fun of people. So it would not be honoring po sa Diyos. Kasi may kasamang panlalait ho yun eh. So, no, I wouldn't support Jokoy. Para lang gusto mong tumawa. Well, well, kasi ma, may laughter na sinasabi po ng Biblia, joy in the Lord. Right? Pero hindi yung joy po sa ganung bagay ho. Maaari natatawa po tayo sa mga ganung po kasi nga may laman ho tayo eh. Natitrigger po ang ating laman kaya it happens. It happens. Okay? Anyone else have questions? Okay? Kung wala na po tayo, any more? Nino, ano po yan? Saan ba pupunta kaya mga Kristiyano sa dami ng problema para hindi mapahama? Saan po sila dapat? Anong dapat advice? Mga tao, mga Kristiyano maraming problema para hindi mapahama. Ano kaya magandang advice? Ano po magandang advice? Ha? Magkulong po sa kwarto, makipag-ugnayan po sa Diyos, at manalangin at magbasa po ng Biblia. Meron po ba sa Bible po? Opo, ang dami po. Meron sa Mateo 11:28-30. Kung ang tao po ay walang kapahingaan dahil po sa kasalanan, lumapit po siya sa Diyos. Meron din po sa Pilipos 4:1-9. Cast all your anxieties unto Him. And then meron din po sa 1 Pedro 5:7. Cast your care upon Him, for He cares for you. Meron din po sa Mateo 6. Do not worry about tomorrow. So napakarami ho. I would encourage po, basahin ang buong Psalms. Ang buong Salmo ho, Ninong. Ang buong Salmo po, lahat nandun ho. Okay? Anyone else have questions? Okay. Kung wala na po tayo katanungan ho, magpuri na po tayo sa Panginoon. Let's thank God.